paminaw, bakit natin ito ginagawa? No? Para maintindihan natin bago tayo magtapos. No? Una sa lahat, nagpapasalamat kami sa ngalan ng GMRF, pagkapatira natin sa dalawang gulong. Pinasasalamatan namin una ang ating mga kasama sa Team Big Rock, sa pangunguna ni Chris Bernard, ni Vice Gilbert, at ang kanyang mga kasamahan. Salamat din sa ating mga kapatid sa Paliwag mula sa grupo ng BMRO. Nandito ang kanilang presidente, si Pres Marisa, at ibang mga kasamahan. Salamat din sa ating mga kapatid mula pa sa San Ildefonso, ang ating mga kasama sa Acer Riders, sa pangunguna ni Pres Gilbert. Nandito po yung mga kasamahan nila. Salamat din sa mga kasama natin sa San Miguel na kanya-kanyang pumunta. Sila Sir Pres, Sir Romeo, Sir Frank, Sir Rico, at iba pa. Wala sa San Miguel, salamat. Salamat din sa ating kasama sa Northfield 7. Sa ngalan ng ating kapatid na Yumao, ang ating Chief Marshal, si Pres Tani Gabay. Taman siya naroon, kinagagalak niya na nagkasama-sama ulit tayo at nagkaroon tayo ng gawain na ganito. Salamat kay Konsyala Line Gabay, sa kanyang manugang, sa kanyang mga andito pa rin, kasama natin ang Northfield 7, ang ating mga kasama sa Hagunoy, sa Paloma Riders, andito sila Martini, Ariong Dini, at ang ala ni Chris Jewel, nandito ang presensya ng ating mga kapatid sa Paloma Riders, sa Hagunoy. Sabi ni Marek, Titipal, YPR, Titipal, mga kasama natin sa Bukawi Riders, si Ma'am Tyrin, nandito pa. Meron pa bago na kasutupan. Ang ating mga kasama sa Jaguar Riders, si Fresh Fred, kasama rin natin. Kasama rin natin ang ating mga kasama sa Predator Philippines, Bulacan Chapter. Yan ang sila Sir Ulo, sila Sir Dominic Magpayo, Sir Troy, Troy. Sa ating pamakalaan na solusyonan yung ating problema sa karapatan, seguridad sa trabaho ng ating mga kapatid na delivery riders. Kaya hinihingi natin sa bawat isa at sa bawat mga bumubuo ng Senado at Kongreso na suportahan ang pagsasabatas ng Senate Bill 1373, ang Power Bill para sa mga delivery riders. Dahil sa ngayon, kaliwat kanan yung problema ang kinakaharap ng ating mga kapatid sa delivery riders, no? Kaya kailangan natin ang panukalang batas na ito ay sinusulo ngayon sa Senado. Kailangan din natin ang pagkakaisa para kuntinakin, labanan ang mga patakaran tulad ng sinusulo ngayon ng MMDA na pagsasakatuparan ng exclusive lane para sa motorsiklo. Kaya't sa ngalan pa rin ng ating kapatiran sa dalawang gulong, sinusulong natin ngayon ang karapatan, kabuhayan, kaligtasan nating lahat ng mga mananakay ng motorsiklo, hindi lang sa Bulacan, kung hindi sa buong bansa ng ating bansang mahal na Pilipinas. Sa pagpapatuloy ng paglilinaw, mga kasama, ginatawagan natin ang Secretary General ng ating kapatiran sa dalawang gulong, ang ating kasama mula sa Valenzuela po to, si kasamang doon. Magandang umaga sa inyo lahat.
No, gusto ko lang nabanggit na naman ni Ka Robert kung para saan itong motorcade na to. Nagdagan ko na lang na hindi lang dito nagaganap itong ginagawa natin. Nagaganap din ito sa Cebu, nagaganap din ito sa magaganap din ito mamaya sa Commission on Human Rights. Tapos bukod sa atin, meron ding nagkaraban sa mula sa hanay ng mga magsasaka dito sa Bulacan. At meron ding mga pagkilos yung mga manggagawa. Para saan to? Ito ay launching ng bagong kampanya ng organisasyong yung alyansang pinatasapian natin, yung Philippine Alliance of Human Rights Advocates, no? Ito yung tinatawag nilang Real Talk campaign, no? Para all, free to speak. So ito yung ginagawa natin ngayon, no? Pinapractice natin yung karapatan nating magpahayag ng ating iba't ibang mga issues, usapin bilang mga mananakay ng motorsiklo. Nabanggit naman ni Ka Robert na isa sa mga tampok na ipinaglalaban natin ngayon, yung mga karapatan ng mga kapatid natin, mga delivery riders. Siguro naman, nakita niyo sa Facebook kahapon yung ginawang tigil pasada at unity ride ng mga kapatid natin mula sa Kagulong Cebu. Kasama nila yung mga riders ng Grab, diba? Sa susunod na linggo, magaganap naman yung launching at general assembly ng itinayong union ng mga Grab riders sa Iloilo. So, pupunta kami ni Ka Robert doon next week para magsalita at magpahayag ng suporta sa kanilang effort. So, unti-unti nang nabubuo yung mga samahan, mga union ng mga delivery riders. Ibig sabihin, natututo na sila na mag-organisa, natututo na silang magkaisa, at natututo na silang mag-real talk, no? Sabi ng mga kritiko natin, mahilig daw tayong umiyak. Eh wala namang problema doon. Sabi ko nga doon sa burol ni Noel Escote, ang namatay na lalamong rider, okay lang umiyak, okay lang magpahayag ng inanaing, kesa naman yung taong di umiiyak. Kasi pag di ka umiiyak, abnormal ka, di ba? So, natural lang na dapat pinapractice natin yung karapatan nating magpahayag. Lalo pa't yung ipinapahayag natin ay nakakaapekto sa pang-araw-araw nating buhay. Tulad ng mga nararanasan ng ating mga kapatid na delivery riders, na kung tayo, nagtatrabaho tayo hanggang 8 oras lang sa isang araw, sila, para makapag-uwi sila ng kita na sasapat sa gastusin ng kanilang pamilya, umaabot sila ng 12 oras hanggang 14 oras. Si Noel Escote kaya namatay dahil doon. Kada dalawang araw lang siya umuwi sa bahay nila. Natutulog siya sa kalsada. Pagising niya, uli ng application, kuha uli ng buhay. Hindi niya na alam na meron na pala siyang malalang kondisyon. Medical na kondisyon. Ang malupit pa doon, dahil freelancer siya, dahil independent contractor ang turing sa kanya ng kumpanya, wala siyang medical benefits. Wala siyang health benefits. So, takot din siyang magpa-check up kasi yung ipapakain na lang niya sa pamilya niya, natatakot siyang mapunta pa sa doktor pambayad sa ospital. So, hindi siya nagpapa-check up. At hindi natin siya pwedeng sisihin na hindi siya nagpapa-check up. Kasi nga, yung kinikita niya, kulang pa para sa kanyang pamilya. Kaya nga siya naghahapit eh. Kaya siya nagbabiyahe, kaya siya nagdidiligan ng mahigit 12 oras. Diba? So, yung mga ganyang nararanasan ng mga kapatid natin, hindi po nila. Yan yung ina-highlight natin ngayon. Na dapat matigil na itong ganitong klaseng practice. Alam nyo bang may namatay na naman? Natagpuan na namang patay. Nalalamove rider. Kanina, bago ko pumunta rito, umulan dun sa amin, nagpapagila ako pa. Panood ko yung video. Putla na, halos nanilikas na yung katawan.
inaalis nila sa motor. Sa motor na naman. Ibig sabihin, nauulit na naman. Ibig sabihin, itong sitwasyon na to, hindi na tama. Mukhang dapat nang matigil. At mukhang dapat itong mga kumpanyang nagpapatrabaho sa mga kapatid nating delivery riders ay managot na sa nangyayari. Hindi na to tama. Buhay na yung pinag-uusapan natin. Thank you.